gabay sa mga pangyayaring nagkaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ang mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Diretso. Ocho Diretso. Heto na! Heto na! Heto na! Ay, magandang hapon! Ako pa rin po si Joey Falcon. Makakasama ninyo mula alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi dito sa palatuntunang Ocho Diretso. At syempre kasama ko rito ang aking partner, si Bernard Tan po ito. Magandang hapon po sa inyong lahat at samahan niyo po kami ni Partner Supremo sa loob ng isa't kalahating oras hanggang alas 6 ngayong gabi. Sa Ocho Diretso, ang mga balita atin pong hihimayin, ubusisin, at titignan natin sa pagitan ng mga linya kung may nakatagong sekreto. Eh kasi kuminsan ang ganda ng balita eh. Yung pala ay mayroong itinatago. Tayo yung reading between the lines. Mm-hmm. So ano man ang inyong ginagawa, halina na kayo't samahan kami sa isang oras sa kalahating palatuntunan. Yung mga permanente nating mga tagapakinig, lalo na dyan sa Tondo, si Marvin Capilit. At yung mga taxi drivers na nakikinig sa atin, pwede kayong makilahok sa amin sa pamamagitan ng pagte-text. Oo, pwede kayong mag-text sa amin sa 0977-342-1644. O di kaya tumawag kayo sa amin sa hotline namin na 412-0288. At para mapanood nyo kami ng live habang nagpa-programa. Yes, pwede kayong mag-login dito sa www.8trimedia.com. Okay. Ayan ha, para mapanood nyo kung gaano kami kagagandang lalaki. Ayos. www.8trimedia.com. Yes. Okay, mag-ingat ang mga taga Quezon City. Kapagkat kanina po lamang ay nakakumpiska ng 300 kilo ng karneng kontaminado. Makakauso na naman ngayon ng mga palusutan ng karne dahil magpapasko. Oo, magpapasko eh. Ganun yan. Yung mga botsa, dahil mura yan. Gagawing hamon yan. Kaya kung hindi... Pag giniling na yan, hindi mo na alam. At gagawing longganisa. Wala na. Yung iba ginagawang hamon, kasi ang hamon pala, akala ko talagang isang buong pata. Yan yung pala eh, ang mga karne na pinagsasapin-sapin hanggang sa mabilog at saka tinatali. Ngayon, kung hindi ka marunong tumingin, matadali ka ng karneng botsa. Kaya doon lamang kayo bumili sa sigurado ninyong ika nga eh, dati nang nagtitinda ng mga hamon at yung mga kilala nyo na na hindi gagawa ng katarantaduhan. Tama. Kasi pag napalusutan kayo nito, okay lang. Makakain naman, pero ang epekto. Yun ang masama. Saka pa tayo magsisisi. Ano? Tama. Oras po natin, alas 4:36. O, isa pa lang yan. Yes. Ang bilis, ano? Oo nga. Mga gamot peke, kumakalat daw po, sabi ng DFA, ng FDA. FDA. Kasi balibalik na rin mo, pareho na. Nandun naman lahat. Oo, nandun na lahat ng letra eh. Parang sa, ano lang, sa loto. Yung sweatress. DFA, FDA. O sabi po ng FDA, ha? Oo. Mag-ingat daw po, at saka sabi ng DOH, marami pong gamot
na peke na kumakalat ngayon sa merkado sa ibang bansa. Oo. Kasi pag ang gamot na peke, mura yan. Tama. Ang problema, pag nabili yan ng mga sinasabi, mga butika na hindi naman kilala talaga, yung mga nagtayo ng butika na walang malaking kumpanya, hindi kagaya ng ibang malalaking kumpanya na butika, kapag ka nakabili niyan at naibenta sa inyo, eh baka po yung epekto. Sa halip na magamot kayo, baka lalo lumala ang sakit ninyo. So mag-ingat! Ocho Diretso! Sa mga asawa ng pulis. Nako. Baka hindi nyo pa alam. Baka hindi nyo pa alam yung mga asawa nyo. Uh-huh. Tumanggap na ng year-end bonus. Ayos. Baka mapalusutan kayo, ha? Uh-huh, uh-huh. Tinatawagan lahat ang asawa ng mga pulis. Pagdating ng asawa. Huwag nyo na antayin. I-text nyo na. Kapkapan nyo na. At kung wala kayong makuha, delikado. Oo. Dumaan kay Kumarian. Uh-huh. Agapan nyo uh-huh. At baka maunahan kayo. Tumanggap na po ang mga pulis ng year-end bonus. Maraming pulis ang magagalit sa atin ito. Kayo naman, ibinisto nyo. Ay pambayad ito ng apartment. Pambayad ng apartment. Sorry. Ni number ano. Tapos mag-iipon pa ako para uli may bigay sa kay Commander. Kasi baka magastos. Pagkatapos mag-iipon ng bago, yung mga ngutong para makaipon at bibigay kay Commander. Inuulit namin mga Commander. Year-end bonus tinanggap na po ng mga pulis. Ocho Diretso. Baka malusutan kayo. Ito pong income tax reform bill, malabo na raw. Eh, mukhang binaril na. Oo. Ang nagsasabing malabo, si House of Representative, itong si Speaker. Speaker Belmonte. Speaker Belmonte. Uh-huh. Alam mo naman yan, dikit sa administrasyon. Mm-hmm. Ngayon, merong grupo na nagtutulak na ibibito nila yun. At magtatayo sila ng grupo sa Senado at saka sa Kongreso. At pagbobotohan na lang ituloy yun. Tama. Pwede naman yun. Pwede, pwede. Pwede. Ewan ko ba dito kay Presidente Aquino? Kung bakit parang ayaw na ayaw. Ang iniisip niya, taasan ang sweldo ng mga taga-gobyerno. Yung mga pribado, hindi naman niya binanggit. Tama. Pag tinaasan mo yung sweldo ng taga-gobyerno at hindi mo binabaan yung tax, natural. Tataas din. Tataas din ang koleksyon. Dahil habang lumalaki yung sweldo mo, lumalaki din ang koleksyon ng tax sa'yo. 32% yan eh. Tama, tama. So yung ibibigay na increase sa'yo, parang kinuha rin nila. Baka mauwi lang po sa pagbabayad ng tax. Tama. So sinabi nila, ibababa ang tax. At yan binanggit din niya nung panahong siya ay nagpapapogi pa. Nagpapapogi pa. Pero ngayon, ang sabi niya... Ang sabi niya, si Colmenares ang nagpapapogi. Grabe. Pag ibang taong gumagawa... Papogi. Papogi. Pag siya ang gumagawa, daang matuwid. Ayos talaga. Alam mo, parang pinapatakot ako yung mga empleyado, no? Aha. Uh-huh. Para bang, bukas bibigyan kita ng candy, ha? Kinabukasan, ay walang candy. Wala, hindi kami nakabili. Para tayong tinatakaw. Tinatakaw? Oo. Ang sabi, bababa yung buwis, tapos ngayon ayaw na nila. Tama. Tingnan natin at mukhang magkakaroon ng veto movement. Dapat ipairali nito ng Kongreso at Senado yung kanilang separation of powers. Huwag yung lagi kayong hawak sa leeg. Tama. Eh, pagandahan lalaki yung mag-eleksyon, magpaganda na rin kayong lalaki. Papogian. O sa yung administrasyon lang ang gumaganda. Ano? Sila lang ang may kay? Tama. Na magpapogi? O tayo rin. Yes. Kaya alisto kayo. Kapag kinakailangan may sulong ninyo ito, pag itong nasulong nyo, sus,
katakot-takot na Pilipino ang boboto sa inyo kapag ka napababa ninyo ang buwis. Ang income tax. Oo. Maraming Pilipino, maraming manggagawa ang pupuri sa inyo. Tama. Baka kahit siyang kayo tumakbo, susundan kayo eh. At iboboto. Baka kahit tumakbo kayo papalayo. Kasunod ninyo kami, magkakaroon ng fun run. Yes. Yung Mount Canlaon sa Negros, patuloy pong nag-aalbaruto, patuloy pong nag-iinarte, kaya no flying zone muna sa lugar. At lumayo-layo muna yung mga tao sa paligid ng Bulkan Canlaon. 4 kilometers danger zone, pinaalis po sila. At yung sunog sa Makati kanina, naghintay pa tayo ng update. Ah, Makati sa Mandaluyong, sa barangay, ano yon yung hills? Addition Hills ba? Addition Hills, oo. Wala ba subtraction hills doon? I think katabi ng multiplication nyo, tsaka ng division hills. Addition Hills. Ano ba tinawag ng Addition Hills? Ma-research nga yun. Paano yung dagdag? Eh, nakasunog po kami na maabot na po ng fifth alarm. At ang nilalaman po ay mga kabahayan sa area. Residential area. Tingnan po natin kung ano pa ang development, kung hanggang saan nakarating ang alarma ng sunog at kung gaano nakalawak ang kinakain nito. Alas 4:46. Oy, yung mabuhay lane na balik daw yung mga obstruction. Balik ang obstruction. Di ba nakaraan lang pinag-uusapan natin na tuloy-tuloy na raw ito nilang lilinisin dahil nakita nila yung daloy, gumanda. At saka, ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Mas kailangan yan. Mas kailangan ito. Mm-mm. Eh, tila bumabalik na naman, tingnan natin. Dahil sabi nga itutuloy-tuloy na. At ito kinakampanya rin ni Congressman Sherwin, Gatchalian. Tama. Na mas magandang ituloy-tuloy nito para makontrol naman at saka mapaluwag yung daloy ng trapiko sa EDSA. Tama, para hindi lahat doon nagdadaan. Ngayon, kung papayagan nilang bumalik ito, abay, walang mangyayari. Tulad ng pagbalik ng mga vendor sa Baclaran. Nasa Baclaran na naman eh. Nagbalikan na naman. Nagbalikan eh. Dumaan ako ngayon dahil Baclaran Day. Uh-huh. Ay nakita ko nakahilera na naman. Ang dami ang kapal. At saka, nako. Yung mga palaboy at yung mga batang namamalimos. Balik na naman. So, ano ba yan? Pagka may bisita lang, saka natin nababantayan. Pagka walang bisita, tuloy-tuloy na. Tinatawagan po natin ang pansin ang MMDA. Ocho Diretso. Hadalang 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumunok sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, kilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpila ng bawat Pilipino. Akala ko meron kay. Wala pala. Ay, tuloy-tuloy tayo. Alas 4:48. Ako pa rin po si Joey Falcon. At ang kasama kong si Bernard Tan. Hanggang alas 6 tayo, ha? Ay, bagyong Marilyn na palabas na raw po ng Philippine Area of Responsibility. Mamaya tatawag tayo sa pag-asa at lalo para humina ito. Ang inaasahan ay mamayang gabi o bukas ng umaga ang labas nito mula sa
area of responsibility ng Pilipinas. Alamin natin mamaya sa pag-asa. Samantala, aba, ano ito? Pondo ng PNP. Pinadadagdagan ng mga senador. Ba, mukhang maganda ito, ha? Positive ito sa mga pulis. Maganda naman itong hakbang ng mga senador na ito. Tingnan natin yan ang ulat. Ikaw ba ay naki... RJ! Patrol! Mula po ito sa ulat ni Jojo Sika. Jojo? Dahil nga sa pagtanang ng terorismo, nagkaisa mga senador na dagdagan pa ang kumpo ng Department of National Defense para sa susunod na taon. Sa budget hearing sa Senado, kinuwestiyon ito si Senate Minority Leader Juan Ponce Emerile kung sasapat ang 116.2 bilyong piso para bigyang seguridad ang bansa. Labis-ani ang nakakabahala ang terorismo, lalo't isang Russian jet ang pinabak sa kahapon sa Turkey. Sagot itong si Senator Loren de Gabla, Chairman of Senate Committee on Finance, hindi sapat kahit na may 250 milyong augmentation budget na nakapaloob sa kanyang committee report. Sa panukala ni Enrile, dapat nadagdagan pa ng 10 hanggang 20 bilyong piso ang pondo ng Department of National Defense. Bagamat aprobado panukalang dagdag pondo sa DND, pag-aaralan muna ng mga senador kung saan hugutin sa 2016 proposed national budget ang naturang halaga. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ 810, 8Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Jojo Sikat! RJ! Patrol! RJ! Patrol! Ocho Derecho. So, alert level 1 ang itinaas na po sa Mount Canlaon sa Negros. Nakataas na po at ito itinaas na kanina sa lalawigan ng Negros Oriental matapos ang nangyaring minor as eruption kagabi. Kaugnay po ito, sinabi ni Director Renato Solidil ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology itong PVOLCS na ipinatutupad nila yung 4 na kilometrong danger zone. Permanent danger zone mula sa paanan ng buwan ng vulkan. Layo nun, ano Chong. Ano ba yan? Paanan ng paanan lang ng vulkan. Kasi may erasure dito eh. Hindi, magkatunog kasi. Oo, at ang hanggang na bawal nang lumapit sa loob ng 4 na kilometro. Ayon kay Dr. Solidum, unang nagpakita ng phreatic eruption ang vulkan dakong alas 9.55 kagabi at patuloy pa rin ang paglabas ng usok na may kasamang abo kaninang umaga. At nilino po ni Solidum na ang eruption na ito lamang ang nangyari, ngunit hindi pa rin kinukuha ang posibilidad na may ibang materials na lumabas dito. Kasi abo lang ang nakikita nila. Pero titingnan pa nila kung merong kasama itong parang yung lava at saka yung mga batong lumabas. Sinabantayan din ang mga volcanic tremors na maaaring steam-generated explosion. Kaya dapat munang iwasan ang pagpunta sa summit o tuktok ng vulkan. Kasi may mga foreigners. Kung kailan pumuputok yung vulkan. Nakukuna nila ng litrato yan. Kaya nung nag-cover kami ng Mayan Volcano, 1990s yun. Kami nasa malayo nga eh. Yung camera namin naka-zoom lang. May mga foreigners talaga sila lumalapit. Sila talagang pupunta ron. No? Eh nakita mo na yung Mayon Volcano sa may kagsawan, lalaki ng bato. Yun ay tinapo ng vulkan. Isipin mong ang laking bato, gabahay. Na itapo ng vulkan mo yun. Sa ganong kalayo na halos 6 na kilometro ang layo. Ang layo. Tapos lumalapit pa sila. Samantala, tawag ng camera, dapat daw manguna sa paglutas ng traffic congestion sa Paliparan. Ano to? Malamang dyan yung ano. Oo, dapat daw manguna sa paglutas ng traffic congestion sa Paliparan. Alamin nga natin ng report mula sa ating kasama. RJ! Patrol! RJ! Patrol! Felix Tambongco, ano to?
Oo, ipinag-utos nga kanina ni House Committee on Transportation Chairman Cesar Sarmiento kay Pampanga Representative Jose Lergiao na pangunahan ng Technical Working Group para sa problema sa airport congestion at ang one-stop shop sa OFWs sa halip na ang pagtuunan na ang Department of Transportation and Communication. Ah, ito pala eh. Technical Working Technical Group. Technical Working Group. Ay, akala ko yung senior cut ni Nestor Cagitla yung tawag. Oo, parang text ano. Samantala, pinasasagawa nga ni Sarmiento ng Master Action Plan si Giao para magamit ng Subic Clark Airport nang lumawag at mabawasan naman ang airport congestion sa NAIA. Ayon naman kay Giao, kailangan talaga ng one-stop shop sa Clark para sa mga overseas workers dahil marami sa mga OFWs ay mula sa Region 1 at Region 2. Ito'y upang hindi na rin sila dadayo sa Metro Manila para sikasuhin ang mga papeles, clearances at medical na layong makabawas din sa pagsisikip sa Metro Manila. Samantala kanina sa pagdinig ay natukoy din ng komite ang sistema ng application for medical ng mga OFWs kasi ang sinasabi, dinidikta lamang ng mga ka-tie-up na ospital at clinic ang siyang dapat napuntahan ng OFW. Lumilitaw rin ang mga clinics at ospital lamang sa Metro Manila na accredited ng Department of Health para puntahan ng OFW for medical exam at hindi kinikilala ang mga clinics o pagamutan sa mga lalawigan. Kalinsabay nito, inetasan rin ng komite ng DOH na i-accredit ang mga clinics sa mga lalawigan upang hindi nadadayo pa ang mga OFWs na nakatira sa Region 1 at Region 2. Ako naman si Felix Tambongo, nagugulat para sa DCRJ810. Kala ko nalimutan mo yung pangalan. Oo, medyo nabitin ng konti. Ito ang himpila ng bawat Pilipino. Ay, aminom ka ng ano ha, pampawala ng ubo, pareho na tayo. Nagbabara na yung lalamunan natin. Okay, maraming salamat, Felix Tambongo. RJ! Patrol! RJ! Patrol! Dalawang putsiyam na araw na lamang, Pasko na. Oh, may taxi driver tayo. Uy, si Carl. Isang taxi driver, nakikinig sa atin. Maraming salamat sa iyo, Carl. Pagka may gusto kang talakayin natin o may gusto kang isumbong, text mo agad. I-text mo lang sa... Dito sa amin sa 0977-342-1644. Si Marvin Capile, nag-text din siya. Magandang hapon po. Wapong supremo. Huwag mo na yung pagsabi. Alam na yan. Kuyang Joey at gumagandang lalaki pong Sir Bernard. Ayan talaga. Oo. Magandang lalaki. Ben, Dapat pantayan at aksyonan din ng DPI, DOH at meat inspection. Lalo na mga karning manok at baka at inspeksyonan din ng DPI. Ang nagkalat din na may mga peking food supplement. Oo nga, totoo nga yan. Oo. Tama yan. At tabletas. Tama yan. Na mapanganib din sa kalusugan ng mamamayan. Hindi rin malaman kung ano ang sangkap ng gamot. Nakikinig po kami habang nagkakape. At hopya. Wow, sarap niyan. Sarap niyan nga, kombinasyon niya na. Hopya at kape. Pagkatapos may katabing babaeng kakwentuhan. kompleto. Ayos. Thanks, solid na solid listener, Marvin Capile. Babae kang thank you, Marvin. Eh. Okay yan, okay. Oh, tama yung punto niya, Supremo, no? Lalo na sa online. Nagkalat yung food supplements na yan. Oh, at sa... Hindi makontrol, eh. Paano kaya yun? Sa TV man, ha? Mm-mm. Ilalabas. Mm-mm. Pagkatapos... Ay, oh, naku. Nakalagay sa likod. This is not a medicine. Ayun. Oh, may pahabol na ganun, ano? Hindi pwedeng gamitin panggamot sa lahat ng uri, sa anumang uri ng sakit. Mm-mm. Ang blank na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uring sakit. Tama. Pwede sana sabihin nilang ito po ay food supplement lamang. Na hindi may bibilang na vitamina at hindi rin may bilang na gamot. Na gamot. Yun lang. Yun lang. Ganun ka simple. Kaya nahihirapang umintindin taong bayan. Eh. Nalilito eh. Dinadaan natin sa masyadong technical. Tama. At saka yung mga karning manok, o totoo yan. Tama rin yan. Yung karning manok po, pag madulas-dulas na, pag mag-isip-isip na kayo, lumipat na kayo ng ibang bilihan. Dahil yan po ay paulit-ulit na inilalagay sa freezer. Alam mo yung manok, pagka ninabili, lagay sa freezer, kinabukas na labas. Hindi na lagay, hindi nabili, lagay ulit sa freezer. Tama. Eh di matigas yan, okay. Pero pag nahanginan yan,
Siyempre, magtutubig. Magtutubig na yan. At saka, madulas-dulas na. Ibig sabihin, kumbaga sa bangkay, matagal na sa morgue, pabalik-balik. Pabalik-balik. Nasa stage na ng pagka-agnas. Decomposition, ano? Hindi lang ma-agnas dahil... Hindi matuloy-tuloy dahil, no, dahil tumitigas na dahil pinipris. Tama. Ngayon, pag nahanginan yan at medyo nainit-initan, nag-uumpisa ng ma-agnas yan. Kaya madulas-dulas. Eh, mabibili ninyo. Ayun na. Bagay, pag iniluto yan, karni pa rin yan. Eto, nakakainis. Ako inis na inis na. Ito pong Tambalang Duterte at Cayetano sa 2016, parang malabo pa. Malabo na naman. Ang nagsabi, ang PDP laban mismo. Naku, siya mismo, sila mismo. Oo, mamaya po, tatalakayin natin yan. Samantala, dadako muna tayo sa Voice of America. Ocho! Balita na nanggagaling sa Voice Ocho of America. A Tri-Media Pro Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Frances Alonso reporting. Russia said Tuesday that one of its Su fighter jets was shot down along the border with Turkey and Syria, but said firing from the ground was responsible for downing the plane. Turkish military officials, however, said their F-16s jets shot down the plane after it violated the country's airspace and ignored repeated warnings to leave. Moscow correspondent Daniel Scharf talks about the incident. Well, the Russian Ministry of Defense confirmed that an Su-24 was shot down on the Turkish-Syria border. They say it crashed on the Syrian side. And from their statements, they say that it was ground fire that brought down this fighter plane and that the two pilots inside were able to eject. Now, the Turkish side is saying, of course, that they shot down this fighter jet with their own F-16s, and they shot it down because it, according to the Turkish side, it repeatedly ignored their warnings to get out of Turkish airspace. Again, that is Moscow correspondent Daniel Scharf. Meanwhile, a U.S. State Department spokesman says they cannot confirm press reports that Turkish jets have downed that warplane of unknown origin, but they say they are monitoring the situation closely. Meanwhile, schools in a subway system remain closed Tuesday as Brussels, Belgium remained under tight security while authorities there try to find the key suspect in the November 13 Paris attacks. The Belgian prime minister said Monday that because of the threats still exist in the capital, they will be on the highest alert until at least next week. French President Francois Hollande will push his world powers to get more closely together to fight the Islamic State as he comes to Washington Tuesday to meet with Mr. Obama. Pam Dawkins, VOA News, Jerusalem. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon. Pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid. Paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan. At pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ang mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Diretso. Ocho Diretso. Heto na! Heto na! Heto na! Ah! Ako pa rin po si Joey Falcon. Ang aking kasamang Bernard Tan pa rin po. At tuloy-tuloy tayo hanggang alas 6, ha? Kahit masakit yung lalamunan. Ala, tuloy-tuloy tayo. Ano ba naman itong saksakan ng parusa sa akin? May singaw na. Masakit pa yung lalamunan. Ako po naman ay nanalangin sa aking mga kasalanan. Ay, nako.
Ang magandang hapon din pala sa mga nakasama ko sa pamamahayag niya sa labas. Ako ay parang nagtotrobak ako eh. Aking mga nakasama dati, sina Emily Bugarin, sina Sena de Guzman, Armida Rico, yung mga lalaki, hanapin ko pa yung mga pangalan. Parin Big Pambuan, dyan sa Santa Cruz, Laguna, Big Biscocho, dyan sa Zambales, at yung ating mga taga-subaybay din sa General Santos City, sina Arman Rabia, Danny Buhos, mga reporter din yan doon eh. Mm-hmm. Kamusta po kayo diyan? Napanood daw ako sa US stream. Wow. Okay man kung gusto ninyong mapanood kami. Punta ninyo sa www.8trymedia.com. O kung gusto man ninyong mapanood yung mga nakalipas naming mga programa, punta kayo sa YouTube. Sa YouTube. I-type niyo yung 8 Derecho. Lalabas na kami ron. Kagagandang lalaki, wala kang pagpipilian. Walang tulak kabigin ba? Walang itulak. Ewan ko lang kung may kakabigin. Kanina po, nabanggit ko na nagpasubali na naman yung PDP laban. Na parang lumalabo na naman ang Duterte Cayetano. Cayetano. Sige nga. Ano balita yan? Tapasahan mo nga yung news item yan? Oo, ito yung tambalang Duterte kay Cayetano sa 2016 polls, malabo pa, sabi ng PDP laban, no? Nilinaw ng presidente ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP laban, na hindi pa pinal ang sinasabing tambalang Duterte kay Cayetano para sa 2016 elections. Ayon kay Senator Aquilino Coco Pimentel III, kailangan pa umano ng kanilang partido na pag-usapan kung sino ang nararapat na maging katandem ni Davao Mayor Rodrigo Duterte sakaling matuloy, no? Matutuloy ang kanyang pagtakbo. Parang ayaw kay Alan, ha? Ewan, ba't gano'n, no? Paliwanag niya, magkakaroon muna ng konsultasyon ang kanilang partido at hihintayin pa nila kung magpa-file si Duterte ng Certificate of Candidacy o COC bago Disyembre 10. No, agis ng Disyembre na siyang itinakda ng Commission on Elections o COMELEC na deadline ng substitution. Pero sinabi ni Pimentel na ikukonsindera pa rin nila ang pipiliin ni Mayor Duterte. Nabatid na nagdesisyon si Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng bansa dahil hindi niya nagustuhan ang desisyon ng Korte sa kasong kinahaharap ni Senator Grace Poe sa Senate Electoral Tribunal. Yun ang parang hindi ako conforme doon yung bandang huli. Ayun ang dahilan, ano? So, kaya lang pala siya tatakbo, yun ang kanyang dahilan. Ayaw niya na tumakbo si Grace po. So, wala siyang ibang agenda. Tama. Sa pagtakbo. Hindi niya sinabing kaya ako tatakbo, ito yung platforma ko. O di kaya, eh kasi gulong-gulo na rito. Oo, kasi gusto ko ganito ang mangyari sa ito. Pilipinas. Ganito ang gagawin ko kapag ka akong naupo. Basta kaya lang siya tatakbo. Ayaw niya kay Grace po. Hindi niya nagustuhan yung desisyon. Yun lang. Yun lang? Yun lang ang dahilan. Oo, yun lang ang dahilan. Kaya siya tatakbo? Aba, ay walang plataforma. Hindi para sa sambayan ng Pilipino yun. Sabi nga niya, ayaw niya ng American president. Naku. Kaya lang tawag niya Amerikana si Grace po. Ay bakit isinusulong niya yung federalismo? Tama. Eh, American ano yun? American, American style of government. Yes. Ayaw niya ng American president. Ang sinusulong niya ay... American style. American style ng gobyerno. Dong. Paiba-iba ka. Dili ako makaintindi sa imo, ha? Pantay ka lang. Ito pa ang isang balita tungkol kay Mayor Rodrigo Duterte. Sige. Ayaw daw pong makipag-debate ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa iba pang tatakbong Pangulo sa 2016. Pwede ba yan? Ngunit kung kailangan dumalo ay gagawin niya ito pero hindi siya makikipag-debate. Sabi niya, ayaw kong makipag-debate sa kanila. Debate-debate, wala namang mangyayari. Pahayag ni Duterte.
Pero kung pipilitin nila ako, okay lang. Oh, kita mo atrasabante talaga. Oh. Mm-hmm. Pauli-uli yung kanyang mga desisyon. Mm-hmm. We'll talk everything under the sun. Pero sabi niya kanina, ayaw niya. Sinabi pa po ni Duterte na dahil sa Davao City ay hindi siya dumadalo sa mga debate. Mm-hmm. Anya, napakasimple lamang ng kanyang plataforma. Mm-hmm. At ito ay ang ayusin ng gobyerno. Parang generalize yun ah. Uh-huh. Parang mag-ayos ka lang ng ano nga yung puzzle na binubuo. Mm-hmm. Yung jigsaw puzzle. Oo, parang bubuo ka lang ng jigsaw puzzle. Mm-hmm. Basta ko, yan ang gagawin ko. Mm-hmm. Yan lang. Yan ang programa ko. Yan lang. Ganun ka. Dung! Ano ba yun? Saka? Alisin ko ang droga, criminality, grab and corruption sa gobyerno, I'll fix government. Mm-hmm. Sabi ng alkalde, parang ang dali sabihin, ano? Mm-hmm. Ay, papaano nga? Dapat malaman papaano. Paano gagawin? Abay, madaling sabihin kung alisin ko lahat ang kaldero sa kusina, alisin ko lahat ang kalan sa sala, alisin ko lahat ang kalas sa itaas ng bahay. Mm-hmm. Papaano? Mm-hmm. Irabong nakarang buwan lamang ay sinabi ni Commission on Election Chair Andres Bautista na magsasagawa sila ng tatlong debate. Tig-isa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gagawin ang unang debate sa Pebrero 21 sa Mindanao, Marso 20 sa Visayas at Abril 24 sa Luzon. Nilino ni Bautista na maaari namang hindi dumalo ang mga kandidato, ngunit nagbabala siya na maaaring maka-apekto ito sa kanilang kandidatura kung hindi sila dadalo. Totoo nga naman. Tama. Kasi yung mga tao magdududa, ba't tayo niya makipagtalo? At saka nag-aabang ang mga tao kung ano ang sasabihin nila. Wala ba siyang agenda? Tama. Ang kanya lang bang agenda, ayoko kay Gris. Sa kamandong, uy. Hindi ingon ana. Adili ingon ana. Sulti na yun. Uing ana dong. Tau anan ta. Tagal ko kasing naging announcer din sa General Santos City. Kaya pala. Pero ako lang ang Tagalog doon, announcer. Uh-huh. Pero natuto ko ng salitang Bisaya, maganda. Uh-huh. Kasi yung expression mo sa Tagalog parang expression din sa Bisaya. Sa Bisaya. Ang mahalaga naman sa wika, yung naihahayag mo, yung nilalaman ng damdamin mo. Tama. Alam mo bang sa pag ako nagbibisaya noon, parang mas nakababagbag damdamin. Parang mas madali akong madali akong manligo noon. Ala. Hindi, binatapa naman ako na eh. Madali akong manligo noon pag salitang Bisaya ang mas ginagamit ko. Mas matamis ang dila mo pag Bisaya. Parang sarap sabihin kasi. Paano ba sa'yo nasabi yung iniibig kita sa Bisaya? Ano nga ba yun? Sa dami. Nakikinig ang misis mo ah. Sa dami. Naubos. Naubos. Inigugma kita. Ayun. Pero yung parte sa Ilonggo, maganda, maganda. At saka yung mga kanta nila. Gusto kong pakinggan yung mga kanta nila. Lalo yung mga kanta ni Dulce, kanta ng ibang mga Bisayan singer. Singers, yes. Ibang, hanggang ngayon, nagkiklik pa yung mga kanta nila kasi bukod sa naroon yung talagang tunay na damdamin. Tunay na damdamin. Yeah. Wala yung maingay na, oh. Kung hindi ka pupunta ako, hindi rin pupunta ako. Ganon? Yung mga rap. Wala yung ganon. Talagang ang mga kanta nila. Makabagbag damdamin. Nakahinga ng maluwag ang transport groups. Mga motorista matapos isuspende ng Senado yung bagong Land Transportation Office requirements sa pagkuha ng lisensya, yung renew at saka yung pagkikikuha ng lisensya ng professional. Yung hingang ka pa ng NBI clearance, at saka police clearance. Yes. Aba, sinuspindi ito. Sinuspindi ng Senado. Senado. At ayon kay pinag-isang samahan ng mga chopper at operators nationwide, Opisto National President George Mateo, questionable ang naturang hakbang dahil sinisikil nila ang karapatan ng ilang mga driver. Na ayon ba ito sa konstitusyon?
o paninikid lang beto sa sektor ng transportasyon? Yun ang tanong nila. Mm-hmm. Ayon naman kay Arnel Lim, yung pangulo ng NACTODAP, ah, malawak ito, mm-hmm, National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines, mm-hmm, lahat ng TODA, mm-hmm, ay kasapi rito. Mm-hmm. Naniniwala silang hindi na ayon sa saligang batas ang nasabing kautusan ng LTO. Mm-hmm. Eh, tinanong nga naman, ha? Mm-hmm. Tinanong sa Senado kasi, mm-hmm, tinanong ni na Recto, ni na Ligarda, at saka ni Drilon, bakit kukuha ng police clearance at NBA clearance? Clearance. Mm. Kung ikaw ba may nakapending kaso, hindi ka na pwedeng magkalisensya. Mm-hmm. Oo naman. Kaya siyempre dapat eh... Eh, kapag ikaw may nakapending kaso, mm-hmm, yun ay inosente ka pa rin eh. Oh, wala pa yun eh. Oh. Mm, wala pa. Hindi pwede ka pa mabigyan ba, dapat ng lisensya. Oh, napuproven guilty. Ngayon, mm-hmm, kung guilty ka, hmm, bakit hindi ka bibigyan ng lisensya? Oo, eh, pagmamaneho naman ito. Walang koneksyon. Sabi nga ni Drilon, oh, kung ikaw ba ng rape, mm, hindi ka na pwedeng bigyan ng lisensya. Hindi ka na pwedeng mag-drive. Anong kinalaman ng rape pagmamaneho? Tama. Wala namang kinalaman. Oo. Anong kaso ang pwedeng hindi bigyan ng lisensya? Hmm. Kahit naging criminal ka, sumaksak ka ng tao. Mm-hmm. May kinalaman ba sa pagmamaneho yun? Wala. Maliban siguro kung ang kaso eh, 200 nang napatay mo sa pagkasagasa sa iyong pagmamaneho. Ayan. Malamang di ka nabigyan ng lisensya. Tingnan nga natin. Mm-hmm. Kausapin natin ng masinsinan itong aking kaibigan. Mm-hmm. San linya rito? Dong, san linya? Dito. Mm-hmm. Tungkol po sa aming tinatalakay. RJ Patrol! Makakausap natin ang leader ng Piston, si George Mateo. Ka, George? Ay, magandang hapon po, asamang Joey. At sa lahat po ng tagapakinig ng DCRJ. Ka, George, ulit tayong nakita sa press office ng LTO. Mga 5 taon na ito, 10 taon na nakakalipas. Si Joey Falcon ito. Apo, kasamang Joey, magandang hapon po. Okay, so, nakahinga kayo ng maluwag nang isuspende ng Senado yung pagbibigay pa ng dagdag requirements, yung police clearance at saka NBI clearance sa pagkuha ng lisensya. Apo, tutupo yun. Ha? Nag-agalak tayo doon at tinitingnan natin na ano yun, no, na partial victory dahil, yung nangyaring suspension. Suspension pa lang kasi, no? Mm-hmm. Apo. Pero kaya naman natin sinabing partial victory. Mm-hmm. Kasi hindi pa naman talagang tuloy ang binabasura yung reglamento, kundi sinuspindi lang. At dahil doon, sa Friday nga, ay magsasagawa po ng kilos protesta ang Piston sa tanggapan ng LTO upang hilingin na una-una ay tuluyan ng ibasura ito. Mm. At ikalawa, hiningi rin natin na ma-refund yung mga driver na napilitang kumuha ng NBI at police clearance dahil sa reglamentong ito. Ibig sabihin ni pinatupad na pala nila? Opo, kasi alam nga natin, two weeks ago pa yung pinatupad, starting November 9 eh. Wow, talagang walang konsultasyon, ha? Siyempre, may mga driver na araw-araw may nagre-renew, araw-araw may nag-apply ng professional driver's license. So, talagay naman natin, to be fair, ikaw ba ay nakikinig sa DCRJ? Kasi kaya naman kumuha ng requirements yung mga driver dahil minandato ng LTO at ngayon sinususpindi nga nila. Eh di siyempre, pag-amin na yon ng kanilang pagkakamali. Mm-hmm. At ito hindi naman nila kusang loob na suspension kaya nila sinuspindi dahil talaga umalma naman ang mamamayan. Mm-hmm. Umalma rin ang media at umalma rin yung mga senador kahapon. Ito ba, Ka George, nagkaroon sa inyo ng konsultasyon? Ano karoon ng public consultation bago isinagawa ito? Wala po akong naalala ng konsultasyon dyan. Kaya nga nagulat din kami. At kahit ang media nagulat eh. Diba dapat ang media alam yan. Dahil kung may konsultasyon yan, dapat naku-cover naman yung konsultasyon na yan. Tama. Tapos pinapanindigan natin, illegal po talaga. Kasi unang-una, unconstitutional po siya. Kasi po, alam nyo, yung mga requirements natin sa pagkuha ng lisensya, whether non-professional o professional driver's license,
yung mga requirements po dyan sa pagpapalaya ay kinatakda ng Republic Act 4136. Mm-hmm. So, ang ngayon, ang ginagawa nitong LTO-DOTC, unduly, ay ine-expand nila yung requirements na hindi mo inaamyendahan yung batas. Hindi naman pwede yun. Illegal nga yun, illegal. Kasi... Tapos pangalawa, ang nilalabag niyang ano dito, sa pang nilalabag niyang batas dito, alam nyo, ang rason ng LTO-DOTC sa pagpapasupad ng reglamento niyan, para daw yung may mga pending na kaso, no, ay hindi bibigyan ng lisensya. Aba, diba? Aba. Pero ano po yun? Paglabag po yun sa presumption of innocence. Yun na nga, okay. Yun na nga yun. Kahit sino mamamayan natin na sinampaan ng kaso, hanggat hindi yan nako-convict, o hanggat walang finality ng conviction, yan ay presume innocent. Di ba? Constitution natin yan. Tama yun. Tama yun, Ka George. Ay presume innocent until proven guilty, di ba? At saka kahit guilty ka, George. Kahit guilty ka, convicted walang, ka. Walang connection naman, yung pagmamaneho. Hindi naman bawal kumuha ng lisensya. Kung naman, nakalaya ka na. Mm-hmm. Hindi naman bawal kumuha ng lisensya para ka makapagtrabaho. Oo, alam mo, kunyari, na-convict ka. Tapos na-serve mo na yung iyong conviction. Nakalaya ka na. Entitled ka naman makapaghanap buhay. Tama. Diba? Tama. Kaya yan yung nilalabag ng reglamentong yan. Mm-hmm. Kaya hindi lang po, kasi syempre, money-making din yan. Mm-hmm. Naniniwala ako, kinasaya ng DOTC at LTO para dagdag revenue na naman sa gobyerno. Biro mo, ilang milyon ng professional driver's license holder. Mm-hmm. At ilang milyong katao yung nag-apply ng professional driver's license. Lahat yan kukuha ng lahat pa kukuhanin mo ng police clearance, 150, kukuhanin mo ng NBI, alam ko, dati 150, 150 pa rin. Eh di tubong lugaw talaga. Mm-hmm. At hindi lang yun, Ka George, hindi pa nga nila nakukumpleto yung mga license plate number, at yung mga binibigyan na lisensya ngayon, hindi na tumatanggap ng plastic card. Papel na lamang ang natanggap ngayon. Opo, dama po yan, no? Ang dami pa nga nila atraso sa mamamayan, eh dinadagdagan pa nila yung pahirap sa taong bayan. Kaya nga. Kami po ay agree na agree at natutuwa kami na yan ay sinuspinde. Pero nga, ang gusto ng piston, igiit, na totally may basura po yan. Alam niyo po, iklaro rin po natin kasama ng Joey, no? Mm-hmm. Baka isipin naman po kasi na iba dyan na para bang ayaw natin na regulasyon. Hindi po. Mm-hmm. Hindi po ayaw natin na regulasyon. Wala po tayo sinasabing ganon. Naniniwala tayo na dapat may regulasyon. Pero, meron na nga regulasyon na gumagabay sa pagkukuha ng professional driver's license. Hindi naman pwede yung parang, hindi naman pwede yung parang diktador ka na lang. Ito ang gagawin mo, ito ang kukunin mo. Oo, kasi ang LTO at DOTC, maganda naman ang intention nila. Mm-hmm. Pero alam nyo, yung pagsasabi na magandang intention, eh ano yun? Relatibo yun eh. Kasi maganda intention mo, sinushortcut mo yung proseso, hindi na maganda. Oo. Diba? Oo, na. Kasi sa diba? Pagkuha kasi ng lisensya, diba? At least 18 years old ka. Mm-hmm. Physically and mentally fit para makapag-operate ng motor vehicle. Okay, yun lang naman ang requirement eh. Kailangan marunong pumasa at sumulat. Nila. Pero sa masakit, doon sa pagdagdag, lumalabag sila sa mga existing laws. Diba? Ano na lang yun, alibay na lang yung magandang intensyon. Mm-hmm. Eh di, pag sinabi mo lahat, pwede mo na gawin sa ngalan ng magandang intensyon. Mm-hmm. Si Marcos, sasabihin ni Marcos, kaya ako nagdeklar ng batas militar kasi maganda ang intensyon ko. Sasabihin nila ang patuan, kaya ako pinatay yung mga media doon sa Maguindanao, maganda ang intensyon ko. Maganda intensyon. Mm-hmm. Diba? Tama, tama kayo. Relatibo yun eh, yung usapin ng intensyon. Ang intensyon kasi ay una, kung makakabuti ba? Mm-hmm. Eh, lumalabas, hindi makakabuti kasi nilalabag mo yung basic human rights ng ating mga mamamayan. Kinakailangan, nakabatay sa Constitution. Sa batas. So. Correct. Opo. At yun po yung nilalabag nung ano, una, ang kanilang paglabag ay inagaw nila yung poder ng Kongreso. Mm-hmm. Pangalawang paglabag nila, no, ay pinetrejudge mo ang isang tao na dahil may na-appending na kaso, ay dinedeprive mo na nabigyan ng lisensya kahit siya ay physically and emotionally fit magmaneho. Discriminatory yun. Discriminatory. Oo, discriminatory yun. Ako. Ka George, parang naalala ko, ganyan din yung ginawa nila doon sa pagtaas ng pamasahe sa MRT, di ba? Binigla nila. Binigla rin nila. Oo, kita nyo, ano mga, babalikan natin MRT, ano mga pangako nila, gagandahan servisyo,
Kumanta nga. Eh, pero pinahinto rin yun eh. Yung pagtaas na yun, di ba? Pero kumanta naman ka, George. Nadagdagan yung sira eh. Mm-hmm. Eh pero hindi rin na-refund, ano? Yung mga nagbayad na nung mataas na pamasahe. Pero ka, George, kumanta naman servisyo. Nadagdagan yung sira, nadagdagan yung abala. Opo. So, sa Biyernes. Opo, sa Biyernes, tuloy. Apo, tuloy po, no? Magkaroon po tayo ng picket rally sa harap ng LTO Central Office ng alas 10 ng umaga. Mm-hmm. Alas 10. So, atabayan na namin yan, Ka George, ha? Sige, Ka George. Apo. Simple lang naman ang hilingin natin doon na, una, tuluyan ng ibasura yon. Huwag na lang, kasi alam nyo, ang pahayag ni Abaya Aapon, kumbaga, kaya lang daw nila isususpindi para raw makikipag-coordinate muna sila sa NBI. Ha? Tapos, para ano, tutukuyin muna raw nila ano yung mga pending case na batayan para hindi ka mabigyan ng lisensya. Ganun lang yung kanilang ano eh. Magkaiba ng hindi tayo sumasang-ayon sa ganung premise. At saka magkaiba ng departamento yun, Department of Justice at saka Department of Transportation. Kanya-kanya sekretary, anong pakialam ng Department of Justice sa Department of Transportation? Opo. Kaya nga, panawagin naman natin sa ating mga babayan, huwag maging kampante dun sa naging desisyon. No? Bagamat pinagbubunyin natin na pasamantala ay ininto yan, pero dapat nga ipaglaban natin na tuluyan ang mga basura. So, Ka George, ha? Kung sakasakali, meron kayong gustong ipaalam dito, 412-0288 ang ating telephone number dito. 412-0288. At tuwing alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi, nakaupo ko rito sa 8 diretso. Apo, salamat po. Copy po sa inyong schedule at time slot po. Okay, maraming salamat, Ka George. Maraming salamat, Ka George. Ay, maraming salamat din po sa amang Joey Falcon at mabuhay po kayo sa DCRJ. Okay, thank you. RJ! Patrol! RJ! Patrol! Si George Mateo po yun. Ng piston, pinag-isang samahan ng transportasyon at operators nationwide. Laki niyan. Kasi ang kailangan lang po naman ay at least 18 years old ka. Physically and mentally fit to operate a motor vehicle. Able to read and write in Filipino or English. Clean, neat, and presentable. Kasi kinakailangan malinis kayo, maganda ang suot. Kukunan kasi kayo ng litrato roon. Para sa lisensya. Oo. At para makompleto po yan, kinakailangan yung application duly accomplished para sa driver's license. Valid student permit. Medical certificate with receipt. Yan po ay mula sa license and practicing physician. Tapos, negative drug test. Ito po noon, pero tinanggal na po yan noong June 28, 2013. Kung kayo empleyado, taxpayer's identification number, TIN. Mas madali. Nakapasa kayo sa written and practical examination. Sabihin yung written, tapos magmamaneho kayo ng konti, atrasabante lang. Kayo. Yes. Makatrasabante ka lang. Okay na. Okay na. Kaya maraming nababangga. Maraming na-aksidente. Atrasabante lang. Atrasabante okay. Lang. Pasado ka na. Okay na. Tapos, pag mamaneho, hindi pa nakakalayo, bangga na sa poste. Okay, magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang paalaala. A-Tri Media Pro Incorporated. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inumuya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Merry Christmas, everybody. The RJ Guitar Center Legendary Sale is on again. A two-day Christmas sale, December 12 and 13, that's Saturday and Sunday.
every item in all the stores is on sale. From guitars, amplifiers, keyboards, drums, accessories, everything in the store. RJ Guitar Center has 20 branches. You can log on to www.rjguitarcenter.com for more information. Now listen to this. 12 to 1 p.m., 20% off. 1 to 2 p.m., 25% off. 2 to 4 p.m., 30% off. 4 to 6 p.m., 35% off. 6 to 9 p.m., 40% off. 9 p.m. till closing, 50% off. See you at the RJ Guitar Center two-day Christmas sale, December 12 and 13. Every item in all the stores is on sale. Be there early if you want to get what you want. DTI FTEBS PD Permit Number 13322 Series of 2015. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ocho Derecho, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon. Pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid. Paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan. At pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Derecho, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang pwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Derecho. Ocho Derecho. Heto na! Heto na! Heto na! Heto na naman po kami. Ako pa rin si Joey Falcon. Ito pa rin si Bernard Tan. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 6 ng gabi. Ano ito, ha? Senador Miriam Defensor Santiago. Binatikos daw po yung pambansang budget kasi talakayan ngayon ng budget. Yung, deliberation nila ngayon. Yes. Pinatikos daw ni Senator Miriam Defensor Santiago. RJ Patrol! Alamin po natin ang ulat mula kay Jojo Sikat. Jojo? Ito nga't binatikos nitong si Senator Miriam Defensor Santiago ang bloated at ambisyosong budget ng pamahalaan para sa susunod na taon na aabot sa mahigit 3 trilyong piso. Ayon dito kay Santiago, hindi niya maintindihan kung bakit humirit ang pamahalaan na napakalaking pondo gayong palagi naman itong ipinagmamalaki na may underspending at may savings sa nakalipas na 5 taon. Aabot sa 670 bilyong piso ang natipid ng pamahalaan mula 2011 hanggang 2014. Pinuno rin ni Santiago ang pag-retain sa Priority Development Assistance Fund o itong PDAP na nakasingit pa rin sa pambansang pondo at ipinalabas lamang na lamsam. Abutan niya sa 166.3 bilyong pisong lamsam ang nakatago bilang PDAP fund. Malinaw niya nang naging ruling ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang sistema ng PDAP. Una rito, personal sanang ibibigay ni Santiago ang kanyang privilege speech ngayong hapon. Subalit ito natuloy dahil sa masama ang kanyang pakiramdam. Inatasan na lamang ito si Santiago sa Senador Joseph Victor Ercito na basahin sa plenaryo ng Senado ang inihandang privilege speech na ngayon ay nakatakda ng basahin ng Senador sa plenaryo. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ 810, 8 Tri Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Jojo Sikat! RJ Patrol! Ocho Derecho!
naman ano. Grabe yan. Laging nagsasalita ang ating gobyerno, ang pamahalaan, na marami silang natirang pera. Oo, savings. Yes. Billion nga, yung binanggit. Billion. Yung binanggit ni Senador Miriam Defensor Santiago. Mm-hmm. Pero bakit nagkukumahog pa rin ang mga ito? Nalakihan yung budget. At naka-insert pa yung insertion. Yun ang mabigat. Kahit saan masama yung insertion. Totoo. Masamang epekto na insertion talaga. Meron nakakabuting insertion. Meron nakakasama. Pero ito, masama itong ito, insertion. Masamang insertion ito. Meron mo 166.3 billion. Billion. Grabe. Isisingit na as naman. As lamsam, no? Para makalusot. Oo. Uy. Ayan. Yan kayong magaling, ano? Pero pag sa ganyan, okay naman sa gobyerno. Pero pag kayong babawasan yung tax income tax ng mga tao, ayaw. Ayaw. Pagkadadagdagan ng sweldo, ayaw. Ayaw. Patumpik-tumpik. Pero pag para sa kanila, okay, sandali lang. 10 billion nga, ang daling dinukot eh. Ang bilis. Ang bilis. Ngayon, magpapaliwanag sila kung paano nila ginastos yan. At sabi po nitong si Sonny Caloma, ano ba ito? Sunny? Sonny? Kasi San, Sonny Caloma. Patuloy pa manong nililikom ng APEC National Organizing Committee ang report ng mga kinakulang ensya. Kaugnay na po ito sa nagastos noong APEC Leader Summit. So nagkukumahog sila. Ito na yung liquidation. At ayon po kay Communications Secretary Sonny Caloma, required ang bawat ahensyang sangkot para mag-liquidate ng mga expenses. Ayon kay Caloma, susundin ng gobyerno ang COA. Yung regulasyon nila at handa nilang isa publiko kung saan napunta ang bawat sentimo. Una nang napabalitang 10 bilyong piso ang inilaang pondo para sa nasabing major international event. Ito si Coloma, pag ako nagkaroon ng kumpanyang, kailangan ko yung mahusay mag-sell stock. Kukunin ko to. Ito ang head mo. Ito ang head mo sa sales. Ang husay. Ang husay nitong mag mag-sell stock. Pero oras po natin, alas 6, alas 5.36, ito pa. RJ! Patrol! RJ! Patrol! At kapiling po naman natin ngayon ang isa pang leader ng transport sector, si Efren De Luna ng ACTO. Magandang hapon ka, Efren. Magandang hapon naman, Joey. Oo, si Joey Falcon ito at si Bernard Tan dito sa palatan to ng 8 Diretso ng DZRK. Ay nakahinga kayo ng maluwag, ano? Dahil sinuspindi yung ng Senado yung plano ng LTO na pagdadagdag ng requirements kapag kumukuha o nagre-renew ng lisensya. So ano po ang susunod ninyong hakbang? So, number one po ay nagpapakilala lamang po ang ating administrasyon, lalong-lalo na po ang LTO, na nabilang na naman ang kanilang mga plataforma sa pamamagitan ng kapalpan. Dahil ang nangyayari ko kasi at mabuti na lang na nalalaman na paunti-unti yung mga ginagawa nila na hindi talaga tama sa kanila ay katama. Dahil sana kayo makakakita ng magkakaroon ng implementasyon na walang malamang public hearing o impormasyon. Tapos nililang pa ang taong bayan ang sinasabi nila ay nagkaroon daw sila ng public hearing sa Luzon, Visayas at Mindanao ay kapalukuhan yan. Sino kaya ang kinausap? Dahil halos lahat po ng mga area na yan ay may mga member kami. At then mismo dito po sa Metro Manila, sa amin po mga ano, isa na po tayo ay hindi magkaroon ng tinatawag na public hearing. Kaya yes, isang kalukuhan yun. Kaya dito po ay yung pag-urong nila, yung tinatawag na pag-suspindi, ay isang patunay lamang na talaga pong kapalpakan ang ginagawa ng LTO. At sa ano po kayo makakakita ng tinatawag na mga requirement na katulad ng NBI, ay patakunin natin bago makapag-renew, katulad po ng police clearance at saka po yung barangay clearance. Ang lumalabas po, hindi nila napag-aralan na kapag na nagkaroon po tayo ng requirement ng NBI, ay swerte na po tayo sa looban ng isang linggo bago mo makuha yon. Halimbawa po natin,
ang aming pong member ay nandun po sa tabi dagat at wala pong FBI office doon. Ibig sabihin, tatawid pa ng dagat para kumuha ng clearance. So, hindi makatarungan. At saka number two po, yung sinasabi nila na kapag may record na at kahit na po tinatawag natin ay napawalang tala ka na at may record ka na at nagbago ka na, wala ka ng karapatan sa lipunan para ikaw ay mabuhay. Hindi po makatarungan yung gano'n. Kaya makatarungan yung, talaga. Yung pinagbatayan na talagang palpak ang kanilang ginagawa. Pero ka-Efren, ano po ang mga pinaplanin nyo sa hinaharap para tuluyan na maibasura itong pansamantalang pagdigil na itong kanilang kautusan? Number one po ay itutuloy po namin yung fearless protesta namin sa December 1st, sa araw po ng Martes. At kami po ay magsisimbola sa circle para ang lumalabas po yan sa panawagan na namin na resignation na po ni Ate Tan. Dahil nalalaman po natin at nakikita natin na halos hindi na po pumapasok yan eh. Kaya po walang alam yan at hindi nagkakaroon ng tinatawag natin na bago magkaroon ng implementasyon ay hindi nagkakaroon ng tinatawag natin ng mga public hearing, etc. Nakikinig lang po yan dun sa mga tinatawag ng mga tao niya sa mga nakapaligid at hindi yun ang galing sa kanya. Kaya napaliwanag at nabola na siya, magkakaroon na po ng implementasyon. Kaya hindi po kailangan na maging asset yan dito sa tip ng LTO. Kaya ang panawagan po namin yung resignation. Kaipren? Oh. Sina Ka George Mateo ay magkakaroon naman ng picket, pagpipikit sa LTO sa darating na Biyernes. Sa Biyernes. So kayo sa... Sa LTO. Saan niyo gaganapin ito? Sa Martes naman kayo. Sa amin, sa amin po sa araw ng December 1st, araw po ng Martes. Saan niyo po gaganapin? Ang, ang issue po namin nga, yung resignation po ni Tan. Dahil alam po naman natin na hindi po siya karapat-dapat na mamuno dito po sa LTO dahil puro kapalpakan po ang kanyang mga pinagawa. Patulad na lamang po ng tinatawag natin na Jiao, yung administrative order na pagtaas po ng fine and penalty. Nidoko rin po kami dyan dahil ang sinasabi lang nagkaroon daw ng public hearing pero hindi po nagkaroon ng public hearing yan. Yung po sinasabi natin yung pagpapalit ng plaka, nagkaroon daw po ng public hearing yan, hindi po totoo yun, lahat po kami dyan umuupos. Ang sinasabi po natin, kami mga public utilities na nakapagbayad na kami, pwede natin baguhin yung plaka pero wala na po kami babayaran. Pero ang ginawa po nila ay tinutupad pa rin nila yung paniligil. Tapos yung po yung mga sticker po na nakapagbayad na tayo, halos dalawang taon na, ay hanggang ngayon po wala pa. Wala pa. Million, at yung plaka wala pa rin. Ilang milyones po yung mga tinatawag natin na halaga niyan. Kaya nga po yung sinasabi natin ay puro implementasyon niyan. At ang nangyayari po dyan, kapag kayang po ay nagpapatawag ng meeting, ang ikikwento na lamang po niya kung kailan ipatutupad. Kaya nga po yung sinasabi natin na pag sila lamang ang nagagawa ng mga pamamaraan ng mga tinatawag na i-implement, pero hindi namin nalalaman at walang consultation o public hearing, nagbibigla na lamang po kami. Kaya nga po ang panawagan natin ay yung resignation na po ni Tan. Okay, kaya niyan, kaya Efren, umatras na yung nagpo-produce ng plaka, yung nakakontract. Umatras na rin yata yung nakakontrata ng lisensya, kaya wala ng plastic na lumalabas ngayon. Yun na po yung sinasabi. At saka masakit pa po doon, napakayabang ng LTO. Alam naman nila na wala silang kakayahan sa mga fancy service. Tinanggal pa ho nila yung mga service doon sa mga mall, yung tinatawag na renewal ng driver license. Tapos dadagdagan pa nila ng mga bagong mga requirements. Samantalang kitang-kita po natin, at kahit magpunta tayo sa mga iba't ibang ahensya ng LTO, yung mga nag-renew po ng driver's license, ay halos yung wala po silang nagagawa doon sa dami at saka sa volume ng tao. Sa haba ng pila. Kaya nga po ang sinasabi natin, bakit inalis yung mga tinatawag natin na mga nag-renew sa mga mall? Yung mga satellite office. Na napakalaki naman tulong. So sa Martes, tuloy na tuloy ha? Tuloy na tuloy po kami doon. At ang issue po namin dyan ay yung tinatawag po natin na hindi dapat suspendido lang, kundi talaga namang mali ang ginawa ay dapat ay totally na hindi na ipatupad yan. Dahil alam naman po natin na yan, dapat po na ipagpatuloy ng ating LTO, concentrate po sila doon sa mga drug test. Hindi po yung tinatawag natin ng mga tao na mga nagbago na talagang may pamilya na naging namumuhay ng maayos bilang driver, ay alis ang panila ng kabuhayan. Hindi po makatarungan yun. Yung drug test po ang dapat ibalik.
sa para sa tinatakin na security ng ating mga pasahero. Okay, maraming salamat ka, Efren. Ha? Maraming salamat sa iyo. Susunod, tabagan ka uli namin kung ano na resulta ha? Next week. Okay, maraming salamat po. Okay, maraming salamat si Efren De Luna ng ACTO. RJ Patrol. Alam mo bang kaya napilitan ding umatras etong LTO sa ginagawa nilang additional requirements? Nung tanungin sila ng tatlong senador, si Senador Ralph Recto, si Senate President Franklin Drilon, at saka si Senador Loren Legarda. Nasa deliberation ng budget hearing ng DOTC. Okay. Sakto. Kararoon na naman si Secretary John Abaya. Sakto. Parang, tinan mo ha. Ito sa akin, sa mapaglaro ko lang isip ito. Sige nga, tingnan natin yung mapaglaro mo isip. Kapag kinakailangan yung requirements ng police clearance at saka NBI clearance, kinakailangan may tie-up ako sa NBI. Tama. Marami yan. Million yan. So, magkano? Alam mo na. Talagang nag-iipon. Nagsisinop pa. Ang dami ng sinop pa. Dami ng sinop. May MRT, may bagon, may kung ano-ano, may laglag bala, nasita lang. Ano pa kaya ang pag-iipunan nito? Ang daming sumulpot na mga problema sa kagawaran ng transportasyon. Oo nga. Patong-patong. Nang ito ay hawakan ni Secretary John Abaya. Ano pa kaya ang susunod na problema? Samantala, maikling paalala muna. Oras natin, alas 5:46. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. A-Tri Media Pro Incorporated. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, ito nang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greeting sa mensahe sa 0917-798-910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Corporation. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawa ng lipunan, at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap, at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network. Kaya at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Diretso. Ocho Diretso. Heto na! Heto na! Heto na! Ako po
muli si Joey Falcon. Ito naman po si Bernard Tan. Wala, 5 minuto na lamang nalalabi sa ating palatuntunan. Bilis ng oras, bilis partner. Ng oras, oh. Ito palang kulungan, itong National Bureau of Prison, ilang beses nang ni-raid. Paulit-ulit na, itong huling raid may nakuha pa rin. May nakuha na naman. Parang hindi na naubos. Hindi nauubos. Sana ganyan ang minananlangis. Parang paano ba 'to nakakapasok diyan talaga no? Parang old depository ito. Walang pagkaubos. Walang katapusan. Oo. So, walang katapusang katangahan ng mga guardia yan. Guardia na mismo. Ay nalulusutan sila eh. Maliban kung pinalulusot talaga. Eh kung nalulusutan sila, aanganga sila. Tama. Itakin mo yan. Ni-raid nung Sabado, ni-raid uli. Paulit-ulit na lang. May mga nakakuha pa rin armas, mga baril, mga patali, at kung ano-ano mga gadget. Hindi na ba naubos yan? Pinakamaganda siguro dyan na palitan lahat. Malamang, maganda nga yan. Mula sa ibaba. Itira na lamang yung bagong pinuno ngayon. Hindi ba ang tawag dyan ay correctional? Correction? Ay, hindi, kaso nga, walang nakukorek eh. Eh dapat ang i-correct yata muna yung mga guards. Puro wrong eh. Puro error. Uh-huh. O, tuwan-tuwa daw po. Ah, excited pa. Sabi, ang Philippine Air Force, dahil sa paparating na dalawang jet fighter, itong fighter jets, pinili po sa South Korea, darating daw po ito sa Biyernes, November 27. At ito ay di-deliver ng bansang Korea na ang nagpapalipad pagdating dito ay mga Koreano. Ayon po kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Enrico Canaya, lalapag ang dalawang jet fighter jets sa Clark Airfield sa Pampanga mula sa South Korea. At ito raw ang kauna ng pag-touchdown ng nasabing fighter jet sa Philippine soil. Sinabi ni Canaba na mismong si Defense Secretary Volter Gasmin ang magwe-welcome sa pagdating ng dalawang jet fighters. Pahayag ni Canaya na mga pilotong Korean pa magkapalipad ng nasabing fighter jets dahil sa pagdating nito sa bansa, magkakaroon pa ng acceptance flight at saka magkakaroon ng formal turnover sa Philippine Air Force. Nilinaw ni Canaya na sa pagdating ng dalawang fighter trainer jets ay hindi pa magaganap ang formal turnover. Bakit? Dahil bakit kaya? May mga proseso pa itong dadaanan bago mapasa kamay ng AFP. Pagtitiyak ng opisyal, 10 pang jets ay i-deliver sa bansa ng dalawang batches hanggang 2007. Hanggang 2007 pa, puro kalawang na yan pagdating dito. At saka bago matanover yan. Baka 2017 yan. Supremo. 2017 nga. Oo, hindi 2007. Oo, 2017. Yeah. I stand corrected. Mm-hmm. Ay, ano, baka puro kalawang na nga ito. Pero mo, downtown pa. Tama. At saka napalitan na ba yung mga instruction dun? English na kaya? Korean pa siguro. Paano i-drive yun? Ang problema pa rito, bakit hindi kagad mata-turn over? Bakit 2 years from now pa? Ay, baka sira-sira na yan bago mata-turn over. Kaya nung mga dumating na UAV helicopter. Nako. Luman-luma na. At saka ano din, ang dami ng flight ano nun, records. Oo. Eh sabi, ito eh binili sa Korea, eh hindi mo sinabi kung brand new. Brand new, o ano. Baka mamaya, kasi may bilang ang oras ng lipad. Meron, yun nga, yung flight records niya. Oo, eh baka mamaya eh, 100 hours na lang natitira. Oo, lugi na naman tayo niyan. Lugi na naman. At saka, baka may kumita na naman dito, ha? Malamang sa hindi. 10. 10 fighter jets. Siyempre, si Defense Secretary Volter Gasmin ang sasalubong dyan. Parang tuwan-tuwa eh. Siyempre, tuwan-tuwa. Sa wakas, magkakaroon na tayo. Oo, tuwan-tuwa. Aba, fighter jets. Meron na tayo. Meron na tayo, okay. Di ba? Tuwan-tuwa talaga. Tuwan-tuwa talaga. Ito po yung isang editorial na kinuha ko kanina. Dahil ako yung nabagbag din ang damdamin doon sa nangyari kay ano, doon sa inventor natin kay Aiza Mihino. Ah, oo. Kasi kung hindi pa kay US President Barack Obama, hindi
hindi po malalaman ng nakararaming Pilipino na mayroon parang lampara na pwedeng pailawin ng tubig. Tubig asin. O tubig at asin. O itong galing sa dagat. Ito po ang lampara ay tinawag na Sustainable Alternative Lighting o SALT na naimbento ng isang Pinay engineer. At inanyahan po ito ni Obama si Isa Mihino at ang Chinese billionaire na si Jack Ma. Si Jack Ma. Chairman po ito ng e-commerce giant Alibaba. Alibaba, sa yes. Isang panel discussion na may kaugnayan sa climate change. Kasi ito, magandang alternatibo na hindi na nangangailangan pa ng mga kuryente kung ano-ano. Tubig lamang at asin, ano? Dama. At si Mihino po, si Isa Mihino, ay nakipag-usap sa dalawang higante na nating matatawag. Ang isa, pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Buong mundo. Barack Obama. Yes. At yung isa naman, pinakamakapangyarihang tao sa business. Yes. Bilyonaryo. Mm-hmm. At humanga po si Obama sa imbensyon ni Mihino at tinanong ito kung ano ang kailangan ng katulad niyang inventor. Alam mo sagot ni Isa Mihino? Ano ba sinabi? Suporta po at tulong. Nako. Parang kung dito sa atin yun, parang nako. Suporta at tulong. Ibig sabihin, wala. Hindi siya sinusuportahan at walang tumutulong sa kanya. Sa kanya, yan. At ito pong kanyang na-imbensyon ay natuklasan nga lamang nang dumalo po dito ang mga APEC leaders. At si Obama nagka-interest, si Jack Ma nagka-interest, si Pinoy, wala pong interest. Wala pa yata siyang sinasabi. Wala pa akong narinig na nagsasalita. Wala sa gobyerno, parang walang natuwa. O naisahan sila. Oo. Kasi baka sabihin, bakit hindi nagdaan sa atin yon? Nako. Bakit parang walang protocol na dapat tayo magpresenta? Alam mo naman tayo ang mga karamihan, huwag naman sa sama loob ng mga taga-gobyerno, talaga po naman totoo na karamihan sa atin ay takaw credit. Tama. Kapag ka merong isang sumikat, lalo ganyan, kinausap ni Obama, kinausap ni Jack Ma, eh meron pong gustong umangkin ng credit. Eh paano aangkin ng credit eh? Wala nga suporta at tulong. Hindi nga nila pinansin. Oo. Kung yung DOST, walang statement. Kasi kung alam yan ang DOST, ipapalam yan sa Malacanang. Natural. Dahil departamento ng Malacanang yan, departamento ng pamahalaan, dapat yung madiskubri nilang may kagalingan at dapat ipresenta sa buong mundo. At ipagmalaki, makakaalam niya Malacanang. Eh parang wala eh. Wala. Tapos sasabihin ng DOST, hindi nila pinabayaan si Mihino. Ay bakit nang hingin ng tulong at suporta? At suporta mismo. Kung hindi pinabayaan niya, hindi na aatungal yan. Mismo. Hindi yun nasasagot niya nung tinanong siya. Hindi na magmamakaawayan na. Kailangan ko ng tulong at suporta. Tulong at suporta. So yan ha. Samantalang ang malampaya fund, yung pondo ng malampayan na nagkakawalaan nga. Ito nga nakasuhan si Dati Presidente Gloria Arroyo. Isa yan. At saka yun sa PCSO. Kayang-kaya umanong suportahan ng gobyerno ang saltwater lamp na inimbento ng Pinay engineer na si Isa Mihino. Ito ay sa pamagitan ng paggamit ng pondo mula sa malampaya royalties na umabot na sa 168.9 billion. Ayon kay Senador Ralph Recto. Ganginoon naman kayo mapagpalang kamay mapupunta yung 169.9 billion. Baka ito'y maging pabaon na naman. Paliwanag ng Senador, hindi na kailangan pang humingi ng ehekutibo ng pondo sa Kongreso. Dahil marami naman silang mga off-budget na tinatawag tulad ng malampaya royalty remittances. Ang tinutukoy nito ay ang share ng gobyerno sa produksyon ng malampaya natural gas field off sa Northern Palawan. Sa kasalukuyan, maabot na nga sa 168.9 billion ang outstanding balance ng malampaya fund. Laki pala, no? Laki. Ilang tugon na rin daw sa panawagan ni Mihino na suportahan ang imbensyon para makapag-mass produce production. Yan ito. Ang laki naman pala ng pera.
Inintay pa ninyong humingi ng tulong sa ibang bansa, yung ating kababayan, ano ba kayo? Meron naman pala tayo maibibigay. Parang late reaction lagi, no? Oo, at saka hindi. Tiyo mo, wala na naman kibo. Parang hindi interesado. Di ba nung hostage taking sa Quirino Grandstand, sa Chinese hostage taking, hindi siya kumibo? Hindi rin. Nung dumating yung mga napatay na miyembro ng SAP, yung mga bangkay binababa sa Villamor, hindi siya kumibo. Nagpunta siya doon sa Mitsubishi. Nung Yolanda anniversary, hindi siya kumibo. Hindi rin. Nakipagkasalan siya. Nandun sa handaan. Sa traffic, wala rin siyang reaksyon na mag-apek. Ano ba yan? Dinadaan na lang sa, sabi nga, no talk. No mistake. Less talk, less mistake. Hindi, no talk. No mistake talaga. No talk talaga pala. Oo. No mistake. No mistake. Oh, naglipa na naman daw po ang mga peking gamot sa merkado, ha? Kaya paralatan po rin Drug Administration. Sa lehitimong drug store lamang bumili ng gamot. Huwag dyan sa bila-bila o sa bangketa. Huwag dyan, huwag dyan. Oo, kasi delikado yan. Nakakainganyo kasing bumili kagaya ng sa mga babae, mga lipstick, mga kung ano-ano. Mura kasi. Mura talaga. O yun, nasa bangketa, mura. Murang-mura. Itestingin mo. Maganda naman. Ipapahid mo sa labi. Okay naman. Mamaya-maya, mahapdi na. Pagdating mo sa bahay, lapdo sa labi yung mo. Yung puso mo, laki na. Yun daw ang ano nun, kissable. Oh, comment, text message tayo. Kagaling kay El Santiago ng BFOMS Quezon City. Aha. Wala silang kikitain sa invention niya. Ayun! Kaya raw ayaw tumulong. Walang kikitain sa invention. Aha. Amay kung sila may tiyaga. Aha. Habang nakakabenta si Mihino, mas production, kikita ng kikita yan. Sa buwis. Sa buwis. Sa buong mundo yan. Maiaalok. At dito sa atin, bababa konsumo ng kuryente dahil pag na-i-market yan, di ba? Kung yan ang gagamitin natin sa mga bahay natin. Oo, kasi ang gusto ng mapagpalang kamay, instant cash, yun. Ayaw niya ng credits card. Ayaw. Ay, wala tayong oras, lagpas na. Susunod pa ang Clinic On Air. Okay, paalam ka na. Yes, oo. At maraming salamat sa mga nag-text sa amin. Maraming salamat sa mga nakinig sa amin dito sa Ocho Diretso. Si Bernard Tan po ito. Samahan niyo kami uli bukas ni Supremo. Maraming salamat po. Sa pangalan ng ating mga nakasamang reporter ngayon, dito sa Ocho Diretso, si Jojo Sikat at si Felix Tambungko. At ganoon din si Nestor Cagitla, si Jim Mayores, ating program manager si Nestor Doria, si Romar Bacalso, at ang ating binibini, si Talia, wala na, anandun, at si Maylin Bayanan. Ako po si Joey Falcon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang bukas. Sa ganito ring oras sa Timpilan sa Ocho Diretso. We're Ocho Diretso. A-Tri Media Pro Incorporated. This news is brought to you by IKU. Get cool with IKU. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcast.